Nakilala ko na pareho. Ay! Bongga naman. Boto po ba kayo, Miss Connie, sa sino ba ang mas magaling kay Kate at kay Kaylin? Sino raw ang mas paborito mo sa dalawa? Controversial naman ang tanong na yan. Opportunity to answer this question. Then, joke lang. Magkaiba sila ng strength when it gets Diba? Una, magkaibang role naman kasi sila. So, mahirap talaga ikumpara. Diba? But si Kaylin, Kaylin and I have worked longer before. Kasi nung pumasok sa GMA, for Kambal Karibal, kami talaga yung magkasama. So, nasubaybayan mo na yun, yung Kaylin na yun. So, nung sinabi sa akin na siya yung makakasama ko dito, it's more of an excitement kasi gusto ko makita how she's matured as an actress. Because I've known her as a teenager. Kapano na no, Kai? Nung Kambal ka, ganyan, pas 15. Oo, 15, di ba? Siyempre, pagka ang artista, nakaka-experience ng buhay, di ba? Nasasaktan, sumasaya. Nag-iiba rin yung atake nung acting. So ngayon ba, dahil tapos na siyang masaktan, di ba? So masaya siya, nagbago ba? Mahusay pa rin si Kaylin. At sa tingin ko ay mas humusay siya ngayon. What I really love about Kaylin is the way she injects the little nuances, yung details talaga. Because as a director, I really love the details. Yung konting irap ng mata, konting pitik ng kamay, yung change in demeanor, yung body posture. Malaking bagay sa akin, yung gustong-gusto ko yun. So, I really like working with Kaylin. It's very comfortable working with her again. Si Kate naman, kontrabida ko siya una nakakatrabaho. Puro pala kay kontrabida, una ko nakatrabaho. Sa Waray naman, no? Si Barbie naman ang binuboljak niya doon. So, nung nakatrabaho, pero very short lang yun, sir, doon. Maiksing panahon lang kasi tinamaan kami ng COVID noon eh. Yung time na habang nasa Green Hills kami, may sinusundo yung ambulansya na patient 001 niya tayo sa Green Hills. Anyway, nung naka-work ko ulit si Kate, to me, Kate is a mystery in the beginning. No, it took some time for me to really get to know her. Pero once I got that chance, kasi ang haba na po namin magkasama, isang taon na kaming magkakasama. So maraming pagkakataon na mag-ausap kaming dalawa lang, nakapag-open din kami sa isa't isa, I come to be very fond of her. Mas nakaka-connect na ako sa kanya as an actress, and I see her. And that's why it was easier from that point forward na mag-collaborate with her. And I should say na napakahusay ni Kate in the sense na mabait siya, tapos biglang may switch, maldita na siya. So, ibang skill din yun. hindi ko alam kung sino ang tunay na Kate doon. So yung husay, magkaiba siya eh. I think that hindi mo talaga makukumpara ang mga artista kung sino ang mas magaling. Because they are... Kaya nga silang magkasama eh, kasi magkaiba yung husay nila. Yes, kaya nag-work. Pero tapos na ba kayo mag-taping? Last two taping days. Ah, talaga? Yes, so, last two na. So nakita ba yung difference ng Kaylin and Kate ngayon na parang pareha silang masaya? Yes! At kasi nga, alam natin pareha silang in love, di ba? Na-feel mo ba yun sa set direct? At they may pasok na. Kasi si Kaylin, wala siyang dapat explain eh. Alam niyo po, sa set namin, pag pumapasok lahat ng tao doon, it's as if it's a new world for us. Parang lahat ng baggage of the outside world is in the outside world. So, we are our own family in this set. So, parating masaya. So, I think that helps. Kung malungkot man sila sa labas, at least, di ba, pag nasa trabaho, masaya tayo lang. Okay. Reaction na lang Kate and Kaylin na parating kayong masaya sa set. Importante po yun para maganda ang trabaho. Kasi pag bad mood, di ba, nakakaayos ako sa'yo. Mapagpumunto na, di ba? Tsaka hindi makapag-deliver ng maayos. Pero for me, kahit anong naman mararamdaman mo at the moment, malungkot man, galit, frustrated, masaya, inspired. Actually, parang magic nga po eh, kasi nagagamit mo siya sa kung anong eksena kukunan. Mm. Parang magic talaga. Yung so, experience outside, yes, yung nararamdaman yes, mo. Yes, at the moment. So, yun, it helps. It really helps sa craft. Yan, ikaw naman, Carol. Ako po, gusto ko magpasalamat kay Direk. Maraming salamat po sa magagandang words na sinabi niyo po sa amin ni Kate. And yeah, kami po talaga sa set, we're all professionals. Like what Direk said, lahat po ng baggage na dinadala namin
personally. May mga side comments ka po na ako lang nakakarinig. Like, ano ba yung poll na sinasabi mo? Masaya naman talaga si Kay, so, syempre. So, iba po talaga yun pag nasa set na. Dapat focus na po sa karakter, sa proyekto na ginagawa. Ayan. Last na lang, bakit pa parehas kayong masaya? Yeah! Ah, napansin ni Paul, oh. Paul? Hindi, joke lang. Hindi, opo. Opo? Dahil in love si... Oh, yes, of course. Opo, yan ang sagot. Yes! Ay, nakot, dumulubog sa upuan si Kaylee. Yes, Tita. Nakilala ko na pareho. Bongga naman. Boto po ba kayo, Miss Connie, sa kay Fumiya at kay... Ay, ano ba? Nakilala mo na din, Miss Connie. Ano pong masasabi mo? Kasi konting oras pa lang ang pagkakakilala. Pero sa tingin ko naman, okay na okay naman. Oo, di ba? Yung sa dalawa po. Oo. Hindi ko pa kasi sila talaga nakakausap dahil nang matagal. Kasi kasi tinatawag na ako sa kabilang set. Sabi sa akin ni Miss Nieva, pumunta ka na ngayon doon sa simbahan. Kailangan ka na doon. You have 45 minutes. Okay? Yes, boss. May dapat ba kayo paliwanag sa sinabi? Wala naman po. Ayan. Thank you, Beth. May kayo, hindi ka sumagot ah. Bakit ka laging masaya? Ayan. Sasabihin ko, kung masaya sila, di okay lang, di ba? Basta sinasabi ko, mag-ingat lang sila. Pahalagahan nila ang sarili nila. Tama. Yan lang ang masasabi. Ayun. Thank you, Tita Abadi. Noted po. Ayun, kay Lynn. Reaction mo kay Miss Ano, Pongi. Siyempre, naghihintay ng reaction doon. Yung message niya sa'yo na pahalagahan mo. Oo naman po. Alam naman po ni Tita Connie. At marami naman po kaming mga usapan ni Tita Connie sa kanyang dressing room. Pinupuntahan ko po talaga si Tita Connie. Kasi iba talaga yung wisdom po ni Tita Connie. Ibang klase. And sinabi ko po kanina sa isa sa mga interviews sa akin na yung relationship ko with God right now, feeling ko mas naging closer ako because of Tita Connie. At si Tita Connie, like narinig niyo po kanina, mahilig siya sa reels. Oo nga eh, parang Gen Z. Gen Z po na Gen Z at nagla-like siya, nagsisend pa. So, pag nagsisend po si Tita Connie sa amin, lahat ng mga videos or verses, ay, hindi po pare-pareho. Okay po. So, pagdating po sa akin, very timely, every single time po na nagsisend si Tita Connie, halimbawa po, I'm feeling something. Merong isisend si Tita Connie na verse na parang sagot. Saktong-sakto po sa dadaanan ko or nararamdaman ko nung time na yon. And yeah, I'm just really thankful po for Tita Connie. And kahit hindi po kami magsalita, lalapitan niya po kami. Sasabihin niya sa amin, I feel like the Holy Spirit wants me to talk to you. And totoo naman po talaga, nahihiya lang po ako mag-open up sa inyo, Tita Connie. Parang yun po. So, ganun na po yung relationship namin off-cam. So, thank you po. Thank you for always looking out for us, for guiding us, for your wisdom, for sharing your wisdom. You are very generous, Tita Connie. We all love you! You're making me cry! Oh, di naman? Finger heart. Wow. Ayan. Pero bongga rin na na-okay sa kanya. Thank you very much. Naku, mamaya na lang. Thank you, ah. Nanginginig na yung kamay ni Sir Ton Kaka.